nandito ang aming bagong apartment. 12,000. Ang liit, ang gulo, ang dumi. Pang-horror. Ganto po sa mga horror video na nilalabas na. Hi guys! May nakita ko kaming bagong apartment. Mas malaki siya. 38 square meters. Tapos naka-promo siya ngayon. 9.5 na. Yes. Yung original rate niya dun sa baba is 12,000 per month. But itong mga ibang floor, 9.5 lang. Naka-promo daw siya. Tapos, i-house tour namin kayo. Apartment tour na empty pa siya. Hi guys, so ito yung bago namin. Ito yung nakita namin bagong apartment. Ay, bagan. Pagpasok, ayan, dito namin barang ilagay yung namin, sala, yung sofa, TV, tapos sofa, whatever. Tapos dito naman sa bintana, dito namin ilalagay yung workstation natin, no? Workstation. Tapos dito yung dalawang buwan. Diba? Or dalawang buwan. This one. Tapos ang kinaganda dito sa apartment na to, yung nagustuhan namin, may view siya ng ano, may green, may mga puno, ganyan. Tapos may tanaw din yung city. At night, siguro maganda yun sa gabi, no? Ayan. Tapos kita naman sa likuran ng pintuan, yung CR. Malaki yung CR dito kumpara dun sa dati namin tinitirahan or same lang, no? May shower na. Tapos, ang kinaganda rin dito, meron ng labasan ng amoy ng toast. Tapos, yan. Buti bago yung sink. Pinalitan na rin nila. Kasi, yan. Tapos, dito sa misada, meron pang makita ang pinipuan. Dito naman yung papasok na bathroom. Ayan. Maganda yun sa kwarto kasi may bintana. Tapos, meron na rin dito ang kapitan ng aircon. Hindi na ako magbubutas. Ang maganda rin dito, maraming silang sakit. Saksakan. Tapos, meron na rin built-in. Pwede mo dito yung mga box lang na ventops, mga damit na no, para hindi ka na magpasok dito. Tapos dito, mayroon pang malaki. Sabitan ng mga coat niya, malaki kasi siyang coat. Ayan. Tapos sa baba, pwede baka tayo maglagay ng small drawers na. Tapos sa taas, yung mga extra ano ba, diba? Mga madalang malang gamitin. Sa gilid naman ng kwarto, dito naman yung kusina. Sobrang ganda ng kusina nila. Buksan natin lang, para maliwanag. Ayan. Sa kusina, marami rin built-in cabinet. May dalawa, ganyan. Ang plano namin dito, lalagyan namin ng parang dalawang layer para mas maraming mailagay. Ma-utilize yung ano, yung space mo sa taas. Diba? Tapos sa taas, yung mga madalang ko lang din gamitin. Tapos dito rin, same rin sa kapila. Ayan, bagong pintura sila ngayon. Tapos, ang kinaganda dito guys, dalawa yung sink. Ito talaga yung gusto ko. Ay, dito ako, ganyan. Tapos pag napagod ako maghugas, titingin ako sa labas. Tapos ito ko lalagay yung dish drying rack namin.
Tapos kung nakugasan yung baso, lagay mo na lang dyan. Tapos patuloy mo na dyan. Tapos maganda rin dito, medyo malaki yung... anong tawag dito? Countertop. Countertop. Dito pa sa baba, mayroon more storage. Tapos mayroon pa doon sa akin. Same lang din dito sa kapila. Dito namin balak ilagay yung mga panlinis ng bahay, ganyan. Tapos dito ba, ang ganda dito kasi habang nagluluto ka, pumapasok ng liwanag, diba? Tapos paglabas, tara natin ulit, sara natin ulit. Para may surprise. Tapos dito sa kusina, may labasan. Ano kaya ito? Ta-da! Meron ditong small labahan. Or pwede nyo namang gawing breakfast. Dito kayo magkakakaya po kayo. Tapos sa dikate, tarang mga sightseeing kayo sa morning. Kaya pagka, work from home ka, pwede mo dito yung patong laptop mo, di ba? Kaya patungan ng plants. Pahabol pala guys, nakalimot ako sabihin, meron na ditong naka-build na telephone. Kapag kinuha mo lang siya na gano'n, tutulog na siya sa baba. Tapos halimbawa, may hindi ka sa baba. Pwede hindi ka na bumaba. Pwede dito mo na lang sabihin. Yun yung kinaganda. Tapos meron pa, in case of fire, pull mo lang. Tapos, dito pa, may fire extinguisher pa. Tapos, ginagawa mo! Meron siyang halimbawa, may biglang kamano. Tingnan mo naman lang siya dito sa bird's eye. Ayun mo, kwita mo kung sino. Ayan, ang dilim kita niya yung labas. Pang-horror. Ganto po sa mga horror, biglang may lalabas na. So yun guys, masasabi namin, kasi nag-rent lang din talaga kami. So if you are looking for apartment within the city, ang suggestion namin, maghanap talaga kayo. Okay, mapapagod maghanap. Kasi marami kaming nakita, natignan. Hindi talaga siya pasok sa gusto namin. Merong isa, sobrang mahal. 12,000. Ang liit, ang gulo, ang dumi. Walang bintana. Tapos yung isa naman, kinakonstruct pa lang. Pero maliit lang din siya. So, yun nga, tsagaan lang sa paghahanap ng apartment. Then, ang ginawa natin, parang tumingin kami ng hanggang tatlo. Tumingin kami ng tatlong options. Tapos, yung pinili namin, yung parang pinaka na gusto ka namin. Siyempre, di ba? Yung mataas ceiling. Yung siyempre mga requirement ka pagka ilis pumasa sa mga requirement mo. Saka sa budget. Kasi ang original talaga namin na talagang number one sana na requirement is may bintana, tapos may natural light na pumapasok, at saka may hangin na pumapasok. Kasi yung ibang, yung dati namin tinutuloyan, isa lang yung bintana sa front, then sa kwarto at saka sa kusina, wala siya man. So, yun, tsagaan lang talaga sa paghahanap. So, kung prefer nyo is apartment talaga or mag-rent, kung nandun pa lang kayo sa ano na yun, much better ang mare-recommend namin is talagang tsagaan lang sa paghahanap. At malaking tulong yung mga Facebook group sa
ano, sa paghahanap kasi magpo-post ka lang doon ng inquiry din, marami nang magre-reply. So, kailangan lang talaga bibisitahin mo siya isa-isa. Tomorrow, maglilipat kami, kaya lang yung mga gamit namin medyo luma pa yun. Tsaka, supposedly dapat gusto na namin i-dispose, but wala pa kami ng budget ulit. So, along the way, i-share namin yung mga madi-discover namin na magandang gamit sa bahay, sa kusina. I-share namin sa inyo para meron tayong ideas. Bye! Bye.